Guys, welcome to my channel. Today, we will check itong diesel version ng Honda CR-V. Itong Honda CR-V ay isa sa mga pinaka-reliable na crossover. Alam nyo ba, itong Honda CR-V has been in the market for the last 28 years. It was launched sometime in 1995 pa. So kung naghahanap kayo ng diesel na crossover, ito isa sa mga option nyo. The other options would be the Mazda CX-5 diesel o kaya yung Hyundai Tucson diesel. Both of them are 5-seater but itong Honda CR-V diesel is 7-seater. A lot of people still prefer yung crossovers than PPVs. Why? Because of its riding comfort and it's easier to drive. So tingnan natin itong CR-V and doon sa mga interested to buy a crossover, maybe you can take a look at this. Halika, samahan niyo ako. Dito sa Pilipinas, merong tatlong variants ang CR-V. Yung top of the line SX diesel all-wheel drive followed by S diesel front-wheel drive. And then meron din yung S na CVT na gasoline engine na front-wheel drive. At itong i-review natin yung S diesel na two-wheel drive. Dito sa fascia, ang difference niya ngayon, wala nang masyadong chrome. Meron na ngayon mga black accent. Yung design niya medyo bold and sophisticated. Meron siyang slick curves and sharp lines that give it a distinct style. While it may look bold and distinct, hindi siya yung parang sumisigaw. Parang it's more conservative. Meron na siyang LED headlights with auto leveling. Yung SX merong front sequential turn signal light. But dito sa S, hindi siya sequential. Then yung fog lights niya is LED na rin with new chrome grill wing at saka yung front bumper niya, bago na rin yung design. Yung side mirror niya is body color, it's power folding with side turn signal. And then meron siyang new 18-inch alloy wheel design na hindi ko masyadong gusto yung design niya, para siyang electric fan. Dito naman sa side meron siyang chrome accent dun sa paikot ng window and then meron ding chrome accent dito sa may bandang baba ng pintuan. Ang tires niya is 23560R18 tapos naka-disc brake siya dito sa harap at saka dito sa likod. Yung suspension niya is MacPherson strut sa harap at saka multi-link sa likod. And then meron siyang roof rail. Sa likod medyo simple yung design. Meron siyang LED tail lamps tapos meron siyang shark fin antenna. Meron din siyang tailgate spoiler with LED high mount stop lamp. And then yung design ng kanyang bumper is bago na rin. Meron siyang rear chrome garnish saka yung roof rail chrome garnish. Okay, check naman natin yung interior. Ang una kong napansin yung magandang interior niya. Very high yung quality ng leather seats. Tapos merong parang wooden accents that adds to its premium feel. Okay, pasok tayo dito sa loob. You can feel the quality ng mga switches. Yung door panels niya is nababalot ng soft leather. And then dito sa bandang baba, nandito yung mga bottle holder. Yung steering niya is leather wrap and it's electric power steering. Nandito sa right yung switch ng cruise control. At nandito naman sa left yung switch ng instrument cluster. And then yung steering, natitilt mo siya and then it's also telescopic. Yung instrument cluster niya is full color TFT. Meron nga pala siyang 9-speed automatic transmission with electronic gear selector. So push button na lang ang pagkambyo. So meron na rin siyang electronic parking brake saka auto hold feature. And then you have 7-inch touchscreen display with Apple CarPlay and Android Auto. And then push button start stop na rin siya. And then dito sa lower portion meron dalawang USB port. At then meron pocket dito. And meron dito ang dalawang cup holder. Ang maganda dito, since na-free na yung space nito kasi nga wala na yung cambio na manual, push button na, no? So, marami kang
compartment dito, and then meron ding 12-volt socket dun sa loob. So parang dalawang layer yung compartment mo. Kasi dito, yan o, meron ka pa dito sa ilalim, and then pwede mong itakip ng ganyan. And then sa ilalim ng armrest, meron ka pang another na compartment. Then check natin yung globe compartment. Ito yung globe compartment, malaki siya, then daan-daan siyang bumababa. High quality din yung dashboard, yan o, covered siya ng soft touch leather material. Then you have this wooden accent. Doon sa right side, meron kang tweeter. And then dito naman sa itaas, nandito yung sunglass holder pag binuksan mo to. Yan o, yun ang sunglass holder niya. Tapos pag tinas mo siya, meron siyang conversation mirror. And then nandito yung mga switch sa ilaw sa loob na magkahiwala yung sa driver side saka yung sa passenger side. Then check natin yung vanity mirror kung merong ilaw. Pag binuksan natin yun, meron siyang ilaw. So dito sa passenger side, meron din siyang ilaw. And then yung headliner niya is beige yung kulay. By the way, this is the S model. So wala siya nung sunroof. Yung SX model, meron siyang sunroof. Yung vibe niya dito sa interior is maganda. Parang very roomy siya, maaliwalas. And then very premium yung feel. Check natin yung second row. Very roomy din yung feeling dito sa second row. Yung door panel dito sa second row, meron din siyang tweeter above nung speaker. And then meron din siyang door pocket together with the bottle holder. Ang unique pa dito, 90 degrees yung door opening. So madali kang makapasok. And then may adjustment din yung seat. You can move it back and forth. And then dito sa may center console sa likod, merong aircon vent. At saka meron din dalawang USB port. And the nice thing here is mababa yung center tunnel. In fact, it's almost flat. So yung nakasakay dito sa bandang gitna, hindi masyadong mahihirapan kasi naka-flat yung paa mo sa floor. And then dito sa likod, merong seat pocket. And then nandito yung switch sa second row ng cabin lights. At ang isa pang napansin ko dito, mayroon siyang extra na aircon vent dito sa third row. So yung mga passengers dito sa third row, hindi sila maiinitan. And then dito sa second row, may armrest with cup holders. Yung second row seats can also be moved back and forth para madaling makapasok din yung sa likod, and you have more space dito sa likod. And then you can tumble din itong second row seat para makapasok ka dun sa third row. Ang napansin ko lang dito, masyadong masikip dito sa third row. Talagang pambata lang ito. And then meron din namang bottle holders both sides dito sa third row. Okay, punta tayo sa likod. Meron ditong adjustable cover na adjust mo yung height niya. So pwede kang maglagay ng gamit dito sa ilalim. And then pwede mong i-flat itong third row seat para magkaroon ka ng additional cargo space. So similar to the other crossovers, yung second row seat na ipa-flat mo rin, so mas lalaki yung cargo space. Okay, check naman natin yung engine. Ang engine niya is diesel. It produces 88 kilowatts or 120 PS at 4,000 RPM, tapos 300 newton meters yung torque. Ang displacement niya is only 1600, but it's turbocharged. According to Honda, matipid ito. Sa highway daw, pumapalo ito ng more than 20 kilometers per liter, tapos sa city, mga 10 to 12 kilometers per liter. Sa setup pa lang nito, I think talagang very fuel efficient ito. So let me know sa comments below kung ganun nga siya. Check naman natin yung suspension. Ang maganda dito, multi-link yung suspension niya sa likod. So parang independent suspension. Kaya talagang maganda yung ride sigurado nito. Para siyang kotse kung tumakbo. Ang isa pang maganda dito, meron siyang Honda Sensing. So dun sa SX saka S model, meron siyang Honda Sensing. Ito yung mga safety features ng Honda. So meron siyang adaptive cruise control, low speed follow, collision mitigating braking system, lane keep assist system,
road departure mitigation, forward collision warning, saka yung lane departure warning. Aside from those, meron pang additional safety and security features like yung agile handling assist, driver attention monitor, yung airbags, vehicle stability assist, hill start assist, anti-lock braking system, emergency stop signal, lane watch camera, multi-view reverse camera, corner sensors, low tire pressure warning, at saka yung mga locking system niya. So talagang ang dami ng safety features niya. Okay, let me share you my thoughts. If you're looking for a solid crossover na diesel ang makina, this is a good choice. Ang medyo mabigat lang dito yung presyo kasi yung top of the line is 2.3 million. Yung mid variant is about 2 million. So parang kapresyo siya ng mga PPVs, di ba? Gaya ng Fortuner, Everest, Montero, MUX, Nissan Terra. But again, this is a crossover. When you say crossover, mas maganda yung takbo nito kasi independent suspension, mas magaan yung body, tapos all-wheel drive, at mas magaang i-drive. Then kung gagamitin mo siyang daily, papuntang opisina, sa city, kayo lang mag-asawa, and then during weekends, you use it with your family and kids. But kung ang lifestyle mo naman is mahilig kang mag-out of town, mga heavy duty, mas maganda yung mga PPVs. Kasi mas malaki o mas marami kang maikakarga. So depende talaga yan sa need mo. But when it comes to build, solid itong Honda. Ang medyo hindi lang ako kampante dito, pagka medyo naluma to at nasira to, siguradong mahal ng pyesa nitong diesel. And Honda is not known for diesel engines. More on gasoline engines sila. But if you know how to maintain and how to use it properly, it will last a long time. But kung may balak kang bumili nito, hintayin mo na yung newest model nito kasi lumabas na sa ibang bansa. Ang ganda niya. I'm not sure, sana dumating na sa Pilipinas ngayong last quarter or maybe early next year. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time! See you again in my next vlog. Bye!